Hindi pa rin makapaniwala mga fan sa Delviado ni Tado sa sinapit ng komedyante at aktivista. Inalala pa ng ilan ang kanyang kabaitan na Papa Droll, Jasmine Romero. Sarado ang tindahan ng damit at tattoo shop ni Tado. Pero dito pumupunta ang ilang fans dahil dito rin sila madalas tumambay kasama ang komedyante. Karamihan sa kanila, hardcore listeners ng kanyang programa sa radyo. Si Elmar, suot pa ang official t-shirt ng fans club ni Tado. Di raw niya malilimutan kung gaano siya kasaya noong nakaraang birthday niya kasama ang idolo. Parang ano lang kayo, pantay talaga kayo eh. Kasi pagpasok na siya, gusto ka na, meron tayong kape dyan. Gusto mo, meron tayong serbesa dyan. Tapos pag nagkukwento ko ngayon, normal lang. Si Toto, empleyado sa shop, ikinuwento kung anong klaseng amo si Tado. Mabait po. Mapagkwento. Kapatawa rin po. Tahimik din at walang tao sa bahay nito. Pero nandoon ang kotse at bisikleta na madalas niyang gamitin sa kanyang mga palabas. Ayon sa manager ni Tado na si OG Diaz, may planong lumabas ng MMK ang komedyante at bago ang lahat ng insidenteng ito, tila nagparamdam pa ang komedyante sa kanya. Ang nakakaloka, ang role niya na na-excite siya ay konduktor ng bus. Okay ba siya yan? Sabi, oo, kahit nga wala nang uwian eh. May huling-hiling din si Tado kay OG. Baka pwede siyang sumali sa Bet on Your Baby. Talaga? Kasi may 3-year-old daw siyang anak. Bukod sa pagiging komedyante, kilala rin siya bilang isang aktivista. Sa katunayan, isa siya sa bumuo ng grupong Dakila na kinabibilangan ng mga artist na layong itaguyod ang kabayanihan ng pangkaraniwang tao. Sobrang proud siyang Pilipinos, Pilipino siya. At sobrang ipinagmamalaki niya yung mga iba't ibang lugar o tourist spots dito sa Pilipinas. Dalawang beses ding tumakbo sa pagkakonsihal sa Marikina si Tado pero hindi pinalad. Para sa mga nagmamahal sa kanya, hindi madaling limutin ang kakaibang pagpapatawa ni Tado na may katuturan at pagmamahal sa bayan. Jasmine Romero, Patrol ng Pilipino.